Magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Pinoy Vlogger PH. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo natin kalimutan mag-like at mag-subscribe. At click na rin po natin ang notification bell para may updated po kayo sa aking mga upload video. Hey there! Subscribe to my channel. Okay, mga kababayan. And also press this bell icon. Dito tayo mga kababayan sa ngayon. Ibabaw ng footbridge ng Roas Boulevard na kung saan mga kababayan ay magbibigay tayo ng update. Yan, di pa tayo makalapit sa harapan kasi dito po may mga tao pa tayo nakikita rito para iwas po tayo social distancing. Sa ngayon mga kababayan, meron tayong nakuha ang impormasyon na meron itong araw na ito yung magkakaroon ng cleaning operation, magkakaroon ng mga paglilinis muli ang mga DNR Stereo Ranger, kaya magbibigay ng update mga kababayan sa araw na ito at sisilipin po natin itong area ng phase 1. Sa ngayon mga kababayan, makikipansin po natin maraming tao ngayon dito sa may ibabaw ng footbridge. Ayan, kanya-kanya silang selfie. Ay, ito nga mga kababayan. At isa na napansin ko dito mga kababayan, wala na yung mga heavy equipment dito. Kung natandaan natin mga kababayan, itong lugar na to, hindi talaga naging parkingan na ng mga heavy equipment. Ngunit ngayon mga kababayan, isa na napansin ko rito, bukod sa mga naglilinis, no, na mga taga DNR Star Ranger, wala na po tayo nakikita ngayon itong mga heavy equipment. Ayan, kitang-kita na po natin yung ganda mga kababayan ng area na ito. Ito'y patunay na malapit ang pagbubukas itong October, itong balita itong October na to, itong area ng Phase 1 o tatawagin ito yung Station 1, ito'y magbubukas sa October, itong taon na itong October na ito. Kaya magsusum lang tayo mga kababayan at silipin po natin sa may bandang unahan yung mga naglilinis doon na mataga DNR. Ito po. Ayan, nakikita po natin ano. May nakikita tayong mga yan, mga kalat sa may ante ng pasigan. Parang may tubig siya, no? Pinasok ng tubig. Nagkaroon sila ng pag-high tide. Kaya nagkaroon po ng tubig dyan. Makapantay ko mga kababayan. Kung mapansin ko natin mga kababayan, halos patag na patag na rito yung area na to. Saan yung mga dolomites na nakita po natin, pantay na pantay na, no? At napakaliwanag dito sa may area na to. Talaga nagre-reflect yung dolomites sun, yung tatawag na white sun nga, no? Kababayan, grabe, napakaganda. Nakakatawa tignan mga kababayan. Po mga kababayan, marami tayong nakikita rito mga yan yung nakikita pag nakakulay blue na yan, yan po yung mga DNR Stereo Rangers. Mapansin po natin marami po sila, no? Marami po sila. Okay.
Antabay tayo mga kababayan sa pagbubukas nito, no? Sa itong October nga, no? Sabi, ang ganda tignan mga kababayan. Nakakamangha at nakakagulat yung kagandahan itong area na to. Dito yung makaporma sa inyong gandang ibabaw kasi mga kababayan. Mayroon tayong nakikita dito sa ibabaw sa taas. Daming tao sa ibabaw. Ayan, try natin kung makasilip dito, ano? Mapapay sa may bandang unahan, meron din doon nag-ahilinis. Looking good. Makita mo na yung barko. Pakita siya yung barko. Yan po mga kababayan, no? Ito po yung update natin itong araw na to. At isa po na napapansin po natin dito, ulitin ko lang po, wala na po tayo nakikita ng mga heavy equipment o mga backhoe or truckman, no? Sa may loob ng Dolomite Sun area. Yan. Nailipat na siguro sa may area ng base 3, no? Sino na po yung barracks ng mga trahabador. At dito sa may bandang harap natin, dito po na, yung ibang nakapark. Ayan, hindi na po pinasok sa may loob ng area ng base 1 ng Dolomite Sun. Ayan, sabi na pagkakit kami. Lalo nga gumanda mga kababayan, no? Nung napatag na lalo to. Napatag na at wala na yung mga heavy equipment sa loob. Lalo nga lumitaw yung ganda mga kababayan ng area na ito. This very